pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Boyto, ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, ang kasama ko po ay ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, at kasama din po natin ang ating kalugpasang doktor, si Dr. Cite Leon. Hello po! Hi Amy! Hello. Hi Sendo! Hi Doc! Hi Amy! Kamusta po? Nako, Doc, parang maliwanag yan sa pwesto ko ah. Magandang sikat ng araw! Maganda! Pero... kamusta ba yung ating yung gasolina? Tuloy-tuloy ang taas. Ano ba yung COVID ngayon? Dumadani ba? Pababa na tayo? Ako, yung korodo, problemado tayo. Laki ng tinaas. 50 pesos. Umabot ng 51, buwaba ng piso lang. Malayo pa rin dun sa last year, nasa 29 pesos yung diesel. And ang... gasolina nasa 40 pesos. Ngayon nasa 63 na yata yung gasolina. 61. May Kasendo, 62. May relasyon ba yung gumagamit tayo ng kuryente? Oo. Oh. Kasendo, di gumagamit tayo ng kuryente. Pag tumas ba ang puro doon? Bunker oil ang gamit nila yung mga ibang planta. So, okay. Apektado rin yung kuryente. Pero ang inaano kasi natin kung sana no hinihingi sana natin yung excise tax tanggalin. Maski nung una sinasabi natin isang taon pero ang sabi nga ng malaki masyado, 134 billion sa mawala. Ang tingin ko kaya naman ng government yung tatlong buwan na ibaba muna ito. So mga 34 billion ang mawawala. Yung mga mas mahihirap ang kawawa. O konti na nga yung pera nila, malalagay pa doon sa dagdag ng presyo ng krudo. Sa mga may kaya, hindi gaano yan. Yun nga. Eh ngayon naman, meron pong nangyayari na hearing tungkol po dito. Kaya sana ay mapakinggan po yung boses po ng ating mga kababayan, lalo na yung nasa sektor po ng agrikultura kasi alam naman natin na domino effect yan eh. Pagka tumaas ang gasto sa agriculture, ganun din pagdating sa consumer natin. At ngayon nga po, sa panahon na to, sana nga Kasendo ay makalibot na tayo kasi ang target natin Pangasinan. Pero meron tayong pupuntahan, Bicol. Punta tayo ng Albay. Bicol. Wow! Albay! Sa Mayon Volcano. Mayon Volcano, yan. Sikat. Sikat na sikat po ang Mayon Volcano. At huwag natin kakalimutan, pag pumunta tayo ng Albay, dapat meron tayong uwi na pili. Pili nuts. Kaya ngayong araw, pag-uusapan po natin, pili nuts. Ayan! Parang may nakita ako sa'yo, Doc Sosie. Oh, na-chain po. Hindi ka pa galing ng Albay? Ha? Okay pala. Sakto ah. Okay ah. Yung pili. Sino ba ang ating kwan? Nabili ko lang nabili lang sa grocery. ito po ang makakasama natin ay talagang tubong Albay at sila po ang maganda experience nila eh. Kasi sila din po mismo nagdi-distribute ng ating mga pili sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ngayon po lang po napag-alaman na pwede na pala ngayon ang pili sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Hindi na siya exclusive sa Bicol. At ito'y magandang opportunity para po sa ating mga kababayan na magkaroon ng kakaiba naman sa kanilang farm. Di ba? Galing Pangasinan, papunta kayo. May pili pala dito. Di ba, Kasendo? Kasi tayo po ay na-exporter ng pili
sa iba't ibang bansa at endemic po ang pili dito sa ating bansa, kaya maganda na magkaroon po tayo ng sarili nating tanim at makapag-supply po tayo sa ibang bansa. Pag-usapan po natin yan sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Sosi and Kasen, ngayong araw ang ating makakasama ay galing pa po ng Albay. At ito po yung nakakatuwa dahil dalawa po sila. Ngayong araw kasama po natin si Engineer Santos Borbe Jr. Siya po ay isang chemical engineer at chairman po ng PhiliNat Industry of Bicol Multipurpose Cooperative. At kasama din po natin si Sir Gerardo Di Maandal. Siya naman po ay owner ng Cozy Tops sa Albay din po at 11 years na po ang kanilang business. So ngayon po pag-uusapan po natin ay PhiliNat. Hello po Ka Jun, hello Ka Cherry. Hello po. Magandang araw sa inyo mga makapili. Makapili. Magandang araw po. It's a honor to be here. Parang panahon tayo ng hapon na makapili. Jerry, wala akong sinabi ah. Alam ko sa Albay ano eh, yung alam volcano niyo, okay. Tapos sa baba ng ano eh may ano eh. Kung titingnan mo yung mount ba 'yon, 'di ba? May ano, may benta ng pili doon sa area na 'yon, ang daming pili. Opo, opo. Kaya nga ang Pilipinas tinawag na ang Pilipinas dahil sa pili nga. Ano ba yun? Pilipinas. Salit na Pilipinas, Pilipinas. Pero ito po ha, napag-alaman ko po Ka Jun and Ka Cherry na ang pili po pala ay tinatawag din na stress tree. Tama ba? Opo, opo. Bakit po, sir? Sa pagyo. At saka pag siya na daanan ng bagyo, na stress, mas marami siyang ibubunga. Siya na stress siya. Bakit po diyan sa inyong lugar maraming pili pero dito sa amin sa norte wala pong pili? Ano po bang meron sa Albay? Ay, sa Albay kasi nagsimula ang pili, ang nag-start ang pili sa Sortugon, sa Bicol na ngayon eh sa north ng Luzon at sa ibang area ay walang pili. Ang ginawa ko, nagtayo ako ng sa Facebook ng PhiliNat Growers of the Philippines para makilala ang pili natin. Ngayon, mahigit na 5,000 ang member ko at saka doon nila nalaman na maganda pala ang pili. Mm. 'Yon ang ano ng history ngayon. Marami na po nagtatanim sa Baler, Cagayan, sa Bisaya, sa Mindanao. Oh, pwede pala. Opo, opo. Sa actually sa ano, sa Baguio, sa Pinggit, may namumunga na doon. Ang altitude niya 1100 sa Kapangan, Pinggit. Namumunga na. Ang alam namin, ang pili hindi pwede sa malamig. Eh ito, may namumunga na pala doon sa Pinggit. Ang data kasi hanggang 400 ano lang meters ang taas niya. Ngayon eh 1100 ang altitude, may nabubuhay. Ka Jun, oh. May tanong ko, total na pag-usapan, sabi mo may 500 ba o 5000 na members ka? Pwede ba 'yan sa Bulacan, Pampanga, Tarlac? Actually may nagtatanim na sa Bulacan o sa San Miguel. Meron na. Okay. Anong lupa ang kailangan ka, Jun? Hindi siya namimili. Pwede siyang acidic, kahit na alkaline siya, pwede. Hindi siya masilang. As long na pinapakain mo siya ng nutrient, buhay siya. Yan ang kagandaan. Yung bandang Cavite, Alfonso, bandang Cavite, Alfonso, Tagaytay, Cavite, pwede rin dyan. Meron na rin po. Meron na rin po sa Cavite, sa Batangas. Namumunga na po yung sa Batangas kay Engineer Ray Elagan. Oh. May nag-ano na nga siya, nag-extract na siya ng pili oil eh. Batangas City at saka sa Bawan Batangas. May tanim na siya doon. Ang galing, kalat na pala.
Galit na pala ang Pili. Oo, at dati ang kala ko talaga pag sinabi Pili, Albay, Bicol. Malat siya dahil sa itinayo kong group sa Facebook, yung Pili Not Your Worst the Philippines. Doon nila nalaman na maganda pala ang Pili. Kano naman katagal na, kunyari, may tatanim ako Pili? Ito ba yung buto o seedling? Kano katagal para mabunga naman ang Pili? Ang Pili kasi, mas maagang magbunga yung asexual, yung gutted na Pili. Lalo na pag ang ginawa mo yung double out stock. Ang double out stock, isang taon pa lang nagbubunga na siya. Oh! Opo, one year old pa lang nagsisimulan siya, lalo na pag maganda yung lupa mo. Ang bilis pala, one year lang, may harvest. Yung sa Pangasinan, may post na doon sa pinost niya, one year old pa, 2020 niya kinuha niya sa akin. Ayun, may mga bunga na siya. Nung binili sa inyo, gaano kalaki na siya? Mga 1.5 feet lang. 1.5? Magkano naman po yun kung bibili po ako sa inyo? Ano po? Yung, opo. Kapag kasi dito na sa Metro Manila, 250 ang benta ko. Pag nasabi ko lang, 200. Double of the stock na yun. 1.5 feet, pagkatapos, isang taon lang alaga, mamumunga na? O, pag maganda yung lupa mo. Pag hindi, inaabot ng 2 years siya. Okay. Yan ang anong pili. Ngayon, pag single root stock naman, nagsisimula siya mamunga, 3 years old to 4 years old. Ano yung diferensya ng single tsaka... Sa double kasi, dalawa ang nagbibigay ng nutrients sa kanya. Dalawang puno eh. Siyempre, mas mabilis siyang lumaki, mas maaga siyang magsanga, saka maaga siyang mamunaklak kaysa sa single. So, dalawang mugat yun? Dalawang puno ang nagsusupply sa tugtong. Ayan, tekno ni Cabernet Sauvignon. Kahit Cabernet Sauvignon ako natuto niya yung double harvestan. Kaju, nalimbawa, sabi mo, isang taon. Ilang tonelada ang pwede kong kunin na pili na? Tsaka paano ba yun? Kapag kasi ganun pang edad, binubunga niya mga dalawa, tatlo lang. Pag ang edad niya mga 5 to 7 years old, madami na yan. Inaabot na yan ng 1,000. Dalawa o tatlong piraso po yung bunga, tama? Yun. Kasi ang sanga niya, kaunti pa lang. Kajun, ganito ba yun? Yung imbu... Opo, ito. Ba't sa kanya malaki? Laki na ba yung bunga? O ano ba yan? Ito yung pilinat na may shell pa. Ilang ganito yan? Isa lang. Nang alin? Isa lang. Yung hawak mo, tsaka itong hawak ko. Isang nut. Isa lang, isang ano lang, kernel. Meron din ito, may pili din na kambalang laman. Kaya lang, ang shape niya, medyo buntis siya, buntis. Sir, may iba-ibang variety ang pili, tama po? May iba-iba. Ang registered na pili sa Albay, itong klase na. At sa Samar, mayroon na eh. Tatlo na ang registered doon sa Samar. Ano po yung registered na pili natin? Bali, actually dapat 11 na eh. Kaso, yung sa DA, na matay nung wala pang na-registered siya, na natumba siya ng bagyo. Kaya hindi nakapag-propagate na ng variety yun. Sir, ano yung pinakamagandang itanim? Ano yung re-recommend niya? Ang maganda, ang Magnaye at saka Lanosa. Magnaye at saka Lanosa. Bakit po? Anong kagandahan po niyan? Mga 3 years old pa lang ang Magnaye, kumpul-kumpul na ang bunga niya. Dami na, inaabot na ng mga 50-100. Samantalang yung iba, hindi masyadong marami ang bunga. Kaya lang, malalaki date siya, malalaki ang bunga. Yung reposa, sir?
Yan ba? Yung isa po, yung Reposa. Ayun sa ano naman sa summer kasi ano yon, Labirisa 1, Labirisa 2, hindi ko alam yung isa pa. Summer yun. Curious ako sir kasi ako taga Nueva Ecija. Sabi mo kanina meron na sa Baler. Malapit ang sabi niyo Baler. Ano yung variety na nakatanim doon? Ay, ano yun? Walang variety. Kasi actually sa Bicol kasi, maraming magagandang variety na hindi na i-re-register. Kasi yung mga backyard-backyard na yan, hindi naman alam nila na paano i-register, ganon. Ngayon, samantalang yung mga na-register na yan, mga puno yan na galing sa DA mismo. Pero yung mga magagandang nasa mga backyard, hindi na i-re-register. Yun ang ano. Sa amin nga, mayroon akong siyam na variety na promising variety na pinapa-pending sa DA, sa NSIC. Mayroon ako doon na ever-bearing. Yung sa profile to, ever-bearing yun, ang dami siyang mamunga. Taon-taon yan, ang dami mamunga. Halos lahat ng sanga niya, may kumpul-kumpul na bunga. Yun, pending pa. Ang ano niya, kasi 3 years siya bago siya ma-register. Kajun, yung Bea, ano bang gusto niyan? Ano bang gusto niyang klima? Umuulan o dry? May peste ba yan o paano? Even ang pag-ulan niya, yung rainy season at saka mamaya may tag-init, okay sa kanya yon. Wala siyang pinipili. Kaya nga siya, hindi masyadong masilan siyang itanim. May mga fertilizer kayong ginagamit yun, sir? Ano po? Fertilizer po. Nag-fertilize kami ng Actually, sa DA mismo, nag-fertilize sila ng organic at saka complete fertilizer. Ako naman, nag-introduce ako yan hanggang 3 years lang. After that, wala na. Organic na talaga hanggang sa tumanda siya. Yung sinasabi niyo tumanda ka, Jun, hanggang ilang taon ang buhay niya? Sabi mo kanina, mamumunga siya 1 year, 3 years, 5 years. Hanggang kailan ang buhay niya? Sa dugtong, wala pang nakakaalam kasi nagsimula lang ang dugtong ng 80s. Pero yung yung galing sa buto, century old, buhay pa siya. Okay. Century. Paano mataas naman yung century old? Ayan, mga 30-35 meters. Taas. Mataas. Mahirap umakyat niya. Tsaka yung nakita ko sa manito, halos 4 meters ang lapad niya. Ang lapad? 4 meters ha? Opo. Yung tao ko nga nag-in-arch doon, yung hagdan nila, hindi kaya yung pinakasanga niya. Nag-ano pa kami ng tali para maabot yung sanga. Kaya yung hagdan, nakapatong sa lupa. Sa laki, sa taas niya. Sobrang taas, opo. Sobrang taas. Ah, ganun pala kalaki ay naabot ng pilip. Paano yan, sir? Pagka magtatanim tayo, ano ang recommended spacing nyo? Yung asexual na. Ang asexual kasi... Spacing, sir? Maaga siyang namumunga, mapapa lang. Yung distance po, pagka tinanim na natin, gano'ng kalayo dapat sa isa't isa? Dati kasi, nag-demo ang sa farm namin yung DA. Nung 80s, nag-ano sila ng mono at saka intertrap sa niyog. Sa mono, 8x8. 8x8. Sa intercap naman ng niyog, 10x10. Meters o feet? Ano po? Meters po. Meters. Malaki. Malayo ah. Malayo. Eh kasi... Malayo. Ang lapad doon sabi sa century eh, kalaki. Opo. Kadyo hindi pa. Pero ngayon, meron bagong bagong technology ng planting distance. Yung tinatawag na high density. Yung isang buyer ko kasi sa Cagayan, nasa Australia siya. Ngayon nakita niya doon na high density ang ginagawa sa mga tanim doon. Mas marami ang
ang na-harvest kaysa sa standard. Pero ititrim ito, ititrim, no? Ititrim, ipuproning. Kada harvest mo, ipuproning mo siya para hindi siya mag-overlap. Yun ang ano niyan. Pero mas madami siyang, mas marami kang ma-harvest kasi maraming puno. So i-maintain mo ilan feet? Mga 6 feet lang? 5 meters ang distance. Ah, 5 meters? Opo. Almost 400 ang may tatanim mo. Ah, may panahon mo ng pamumunga yan na Enero, Pebrero? Nagsisimula siya ng, lalo na, ang simula nito, May. May. Ang harvest time, May hanggang October. Pero yung may ever-bearing, ano siya, tuloy-tuloy ang pamumulaklak. Kaya marami doon pag na, may mga visitor ako sa park, nakita nila yung ever-bearing namin. At saka yung hindi, ang gusto nila maitanim nila yung ever-bearing namin. Kasi halos lahat yan, may bunga yung sanga niya. Sir, yung sinasabi niyo na Bulacan, meron na napadala mo ba itong ever-bearing? O dyan pa lang sa meron, ilis? Meron po doon. Ah, meron na. Loksosi, Bulacan. No, San Miguel, Bulacan. San Miguel, Bulacan. Malapit-lapit. Ah, Kajun, paano hina-harvest? Isa-isang pinipitas o paano? Oo, inaakyat. Saka may traditional way pa rin. Sungkit. O, sungkit. Tapos paano meron yun? Naman tagapulot. Opo. Paano yun, sir? Sa isang puno, ilan ang inaabot nun? Gano'ng katagal i-harvest yun? Depende sa edad din. Let's say sabihin natin na ano, 5 years na yung puno. Oo. Depende rin sa variety niya kasi kagaya ng ever-bearing namin. Marami siyang bunga. Kaya lang, medium size lang siya. Medium. Oh, may size large. Kajun, sabi mo medyo maliit. Oh, medium. Kung 5 o 7 taon, pag hina-harvest mo, ano ba yan? Kilo ba yan? O piraso ang benta niya? Piraso ang ano. Mga, kaya ba yun isang araw? Mga 1,000 na may git yan. Kajun, may nakita na kayo kahit sa picture noong machine at saka magkano magiging halaga naman noon? Mayroon noon gumawa yung professor ng Bicol University. Oh. Eh, failure. Ang daming nabibiyak. Yung percentage masyadong mababa. Kaya hindi pwede. Mayroon naman sa Legazpi gumawa na conveyor. Eh, wala. Hindi pa masyadong maganda eh. Sa ibang meron bansa, Kajun? Ano po? Sa ibang bansa po ba meron na? Sa? Machine bansa, sa ibang bansa? Wala pa nga eh. Nagtanong nga ako sa China, hindi ba sa ano, yung mga nagpopo sa Facebook na mga machine, kung pwede lang igawa kami ng de-shelling, eh kailangan nila sample. Paano nila ma-i-test? Yun ang problema. Mayroon akong nasa isip na design, kailangan ko mechanical engineer para matulungan ako. Kajun, pag kami ni Doc Sosi ay order po at maghahanap po ng mga crafted na pili, saan po kami pupunta? Paano namin kayo makokontakt? Kayo po ba exclusive lang o meron pa po kayong mga iba pang partners na pwede magbigay sa amin ng mga ako pili? Ako lang ang nagdo-double sa Bicol. Kada yung single lang sila. Ang ginagawa nila, single lang. Ako lang nagdudubol. Paano namin kayo makokontakt, sir? May telephone. Cellphone. Cellphone. Anong number ba yan? Baka meron sa ating mga manonood na gusto kayong kontakin. 0965-188-7913. Ngayon naman, ipuputulin ko muna ang ating usapan at sa ating pagbabalik, ituloy-tuloy ko pag-uusapan natin ano ba yung mga pwede pa nating gawin sa Pili Nuts. At mayroon pa tayong mga kasama si Ga Jerry, kaya abangan nyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan tungkol sa Pili Nuts at ngayon naman pag-usapan natin yung mga byproducts na pwede po nating makuha sa Pili Nuts. Paano ba tayo kikita dito? Ayan, pag-usapan natin. Yan. Kasama natin si Sir Jerry, saka si Kajun, kasama pa rin natin. Ayan, Kajerry, kanina pinag-uusapan namin
yung problema natin sa machine and processor. Kasi nga, ngayon, mano-mano po tayo sa pagtitilad, di ba? So, kanina, nabato ni Doc Sosie yung tanong na ilang tao ba yung kailangan para po dito kung meron tayong order na 20 tons, kaya ba yun? Gano'ng katagal ang ating gagawin na ilang tao? At ilang tao? Actually, sa pagtilad talaga, skill talaga, mano-mano. At actually, wala pang machine na lumabas na talagang makaka-adpar sa skill nung paratilad. So what we do, ang ginagawa namin, ang bumibili kami ng kernel, tilad na. Tilad na rin. Tilad na. Oo, sa mga farm, iniipo may mga consolidator, sila na nagtitilad. At saka kasi sa usually sa locality, andun yung teladeros. Andun yung mga paratilad. So usually kaya naman pag talagang pick ang kuwan, kaya ang 10 tons a week itilad. 10 tons? Ah! Tilad pa lang yun. Gano'ng kalaki yung muscle nung nagtitilad na yun eh. Actually, matutuwa ka eh. Kung minsan isang buong pamilya kasama si tatay, si nanay, tatlong anak. Si tatay puro taga lang. Eh yan, medyo tumatalsik yan yung kwan. So dalawang bata, taga-pulot. Taga-pulot, nung shell. Taga-pulot, nung shell. Alsin yung si nanay, alsin yung laman, iipunin, ihiwalay yung putol. Kasi mas ang presyo ng putol is halos 50% lesser doon sa buo. Yung buo ay talaga premium. So yun sa pagtilad. Ang pag-process naman, yung 60 kilos na ang tawag dito is ilog o kaya baduyo dito sa Daragat. Ang pag-blanch niya, dalawang tao, full day, 8 hours. Dalawang tao yun. 60 kilos lang yun. Yung 60 kilos, pag ipinasok sa machine, sa dehydrator, ang output nyo, 48 kilos na lang. So, 20% ang nakawala at saka pag-resiko. That would be 24 hours. And then, pag-resort, tatanggalin yung mga bulok, tatanggalin yung premium, may class B, medyo mapula. Dalawang tao na naman, 24 hours na, ay hindi naman 24, bali 8 hours. 8 hours, oo. So, 3 days na yung 60 kilos and 1 machine. At saka 4 na tao. So, kung 20 kilos, ilang machine ang kailangan? Hindi, 20 tons. 20 tons. Divided by 60 kilos, ilan yun? Hindi ko na... Eh ako ngayon, right now, meron akong tatlo. Tatlo. To give you an idea ng machine, ito siya. Ayan. Ang inyong pagkawaan, miss, may nakakabit sa bahay. Nakaduktong. Oo, nakakabit sa bahay. Actually, wala na kaming bahay eh. Kasi pati gawaan yung kwarto namin. Naging kwan na sa ngayon. Ayan, nakarating si Kajun. Daging bodega na nung Pinis Prada, kung hindi pa isiship, doon iniipon hanggang sa kwarto, hanggang sa kusina nga. Nangyari. Pero kahiwalay naman yung processing area. Kasi usually, nagkukuhan din eh, nag-visit ang FDA, ang DOST, ang occasionalist. Mahigpit din eh, opo, ang maintenance pagdating pa sa processing. Sir, gano'ng so, problema talaga kung, kung 20 tons talaga. Mahirap po sa mahirap. Ito. Kajun, Kajeri, ito tanong ko. Yes, hobbyist, ako'y OFW. Nagtanim ako ngayon, halimbawa, 10. Paano ko ipaprocess? Alam nga naman, pumunta pa ako sa Albay. Kaya ko ba na maturuan ako? Mag-process ng sarili ko? Kaya po, kung yung caramelize lang, hindi niya kailangan ng machine. Kuhan lang, kawali lang. Ready na. Sa maghapon, kaya nyo pong i-process niya kahit 100 kilos. Ang before kasi i-process, i-blanch, tatanggalin niyo yung testa. Yun ang medyo mabusisi nga kasi mano-mano rin yun eh. Masakit din sa daliri kasi ginagana yun. Kukot-kotin mo din eh. Kut-kutin din, ika nga. Pero hindi nyo kailangan ng machine. Kaya lang, ang packing, kailangan din ng machine. Kasi kung yung nakita nyo kanina, yung pinakita nyo, yung naka-foil.
kay J. Emmanuel Pastries. Kailangan niya ng nitrogen flushing machine para mas magtagal ang shelf life. Okay. Kailangan niya ng sealing machine. Oh. Pero nung unang panahon, kuwan lang. Siyempre, ilalagay sa plastic, ikuwan sa kandila o kaya sa katol. Pwede. Kaya lang, bawal. Bawal na yun ngayon. Bawal na. Kasi unsanitary na yun. So, kailangan pa rin ng machine. Naalala ko yung sa ano, yung sa kandila, i-heat mo, igaganon mo pa yung plastic nun eh, pipinuhin mo pa, saka igaganon mo. Right. Adaanan mo po yun eh. Ganon ha? Oo, sa amin naman kasi sampalok. Sampalok na may ginaganon namin, yan. Ayun, sir, di ba sa, nabanggit mo na yung sa buhay natin, ang ating mga Pilinats, gano'n ba talaga katagal ang tinatagal po ng ating mga Pilinats? Ang life, shelf's life. Pag na-crack na from the shell, mga halos 1 month lang itatagal. Kailangan ma-process mo na yun. Pag na-process na, meron namang in place na mga shelf life one, shelf life na kagaya ng mga desiccant, saka kaya ng 1 year. Oh, 1 year. Kaya na may nabanggit basta, ka, nitrogen, ano yun? Night food grade nitrogen flushing. Plastic. Ah, siguro, yung mga sitseria, pag bumili kayo, may hangin sa loob. Mga toduan, mga may hangin sa loob. Yun. Yun ang mystery. Mm. Yung hangin sa loob. Pagka ginamitan natin ng ganito, gaano po katagal ang buhay? 1 year. Kaya yan tumagal. Although, kaya, meron kami buwan. 14 months. Kaya eh. Mm. Kaya pala pwede natin dalhin i-export itong mismo mga product. Pero not only that, kailangan yung foil niya, totoong aluminum. Kasi merong yung iba, mukhang aluminum lang, pero metallized plastic yon. Iba yon. Mas madali lang yun, mga 3 months. Pero kung true aluminum foil, ayong ang test dyan, pag sinilip mo sa liwanag, sa ilaw, sinilip mo sa loob, wala, hindi siya clear. Hindi siya loob. Iyon ang totoong aluminum. So, kailangan totoo siyang aluminum, tapos may nitrogen flushing, may desiccant pa. So, iyon, tatagal siya. Oh. Ayan, speaking of tatagal, Sir Jerry, gano'n ka na ba katagal dito sa larangang ito? Nag-start kami 2010. Pero nag-start lang kami kasi gradually, hindi naman... Nag-start kami sa ito, yung very first product namin. Ano yan? Marigsip? Ano ba yan? Marigsip Pili Flakes. Pili Flakes? Flakes, yeah. Ground Pili Nuts siya na pinuan siya. Binuo siya. May eggs, may flour, pero why siya talaga? Yung ground Pili Nut, tapos meron siyang buong Pili Nut sa ibabaw to garnish. So, nag-umpisa kami. Parang biskuit, parang cookies, parang pastry. Yun. Kaya lang, nag-start kami 2010. Na kandila pa ginagamit namin that time. Kandila din. And eventually, through time, nag-improve naman na tulungan tayo ng DOST, ng DTI. Yes. So, parang nakuha naman, nag-improve naman. Opo. So, galing dito sa Marigsip, ilan na yung mga produkto na lumabas? Ano-ano yan? Sa ngayon, meron kaming pang-export na 7 plus 7 rin, mga 14 na. 14. Ano po ang bestseller nyo, Sir Jerry? Merong, kaya lang, bestseller si nami-measure kung walang pandemic. Meron kaming chocolate bar. Oh, chocolate bar na may pili. May pili sa loob. Para siya na may mga pili parang sa loob. Ano, choco almond. Yun ang flavor. Yes. Naka-box siya. Tapos, naka-foil siya sa loob. Ganon. And then, meron kaming ito naman yung mas choco. Siguro narinig niya yung masapan di pili. Masapan di pili. Oo. Choco Gems, na ginawa namin pangalan Choco Gems kasi para maging kakaiba from the others, kinote din namin ng dark chocolate. Ah,
yung mismo pili coated, parang ano? Ginawa, ano hindi, hindi. ginawa muna siyang masapan. Masapan. Niluto siya with milk, with yung ground pili nuts. So masapan siya talaga with cheese. And then, sa halip pwede na siyang ibenta. Ang traditional masapan, pwede mo nang ibenta, ipack mo na. Pero ginawa namin, kinoat pa namin ng chocolate. Oh, ang masapan po ba ay original delicacy ng Albay? Yes, original delicacy ng Albay. Oo. Oh, yung masapan. Masarap din matikman yan. Meron kaming for export. Ito, ang kwan naman siya, coated lang siya with kwan, cinnamon and honey. Merong coated with raw cacao and coffee. Wow. Merong kaming with Himalayan salt. Merong kaming with ginger and turmeric. Oh. Yun ang for export namin. Ang packaging niya, maliit lang, 45 grams. Kasi sa abroad, gusto maliliit na packaging eh. Mm-mm. Yung problema, after this pandemic, medyo lino rin. Medyo nawala sila. Kasi ang globally ga yung problema, kahit sa lugar nila, may problema rin. And then right now, medyo nagluluwag na. Ang malaking problema naman, cost ng freight. Times 3 daw ang naging cost ng freight. Halimbawa, from Philippines to US, opo. From $8,000 naging $18,000. And then ito, alam ito ni Kajun. Kasi may mga buyers kami sa US na parehong mutual ko namin ni Kajun. Merong yung isa doon, meron siyang stock inventory worth $400,000. Mag-expire ngayong December. Kajeri, tanong ko lang ha. Yes, anong sinasabi mo, masisira siya 1 year? Ano, aamagin ba siya? Ano nangyayari? Actually naman, siyempre aamagin. Usually, pag expire na, aamagin. Meron namang shelf life study kung hanggang kailan. Pero meron silang study na pag expire na, mag-expire na, pwede niyong i-refrigerate. Tatagal pa siya. Kaya lang, ang tao ngayon, pag nakita ang expert, takot na. Talaga mo na. Takot na, hindi nabibilihin, hindi nakakainin, dahil baka makasira. Pero pwede pa. Kaya lang, yun nga, weary na ang tao na makita, mag-expert na ito in 2 days. Takot na eh. Ayun po, ang fun. Yun lang nangyayari po ngayon. So ngayon, ay naka-stop kayo sa export or meron pa rin kahit na papano? Meron namang pakunta-kunti pero hindi ganun kalaki nung dati. Siguro ngayon, kung dati 1 ton, ngayon may pinaalis kami sa Netherlands kahapon lang. 1 lang siya, 100 kilos. Ganun, lumiit. Tapos ang interval, kung dati, once a month o twice a month, ngayon, halos quarterly na lang. Opo. So, Jensen, yung mga products, sino nagko-conceptualize? O ito yung gawin natin mga produkto, yung Choco Gems, gawin natin itong crispy pili natin. Sino nag-iisip niyan? Kayo ba? O meron kayong mga kasamahan dyan na merong malalaro? Kaisipan? Kami ni Mrs. at saka nakikita namin sa iba. Pero yung crispy, traditional talaga yan. Lahat ng talagang magtatanong lang kami sa mga dating kwan. Pero yung mga innovations, kami na. Kaya lang, hindi naman makukuha overnight yan. Talagang may research and development. Kasi any product na nagawa mo, okay nga, masarap. Kuminsan nagpipail. Bakit? Shelf life. Hindi naman pala kaya. Tapos ang pricing. Hindi rin naman pala kaya. Kaya, kwan din. Siguro sa dami, mga 20 siguro namin conceptualized na product. Siguro nag-materialize. Mga 5 lang. Ganyan. Kasi iniisip ko, yung isa merong cinnamon pa, yung isa with coffee, and yung isa with ginger. Pero yon yung mga variant na yon,
ang buyer ang nag-provide. Ah, sila na rin nagbato ng idea na yon. Sila at saka actually nagpunta sila rito at tinuro rin nila ang may kontra kami, tinuro rin nila yung recipe nito. Ah, okay. Ganun, may ganun pala, Doc Sosi. Oo nga, oo. Oo, pwede, swerte-swerte rin. At napili nila tayo, binigay nila yung secrets. Meron lang pong agreement. Parang partnership. Parang ganyan. Kayo magluluto, and then sila yung magbebenta. Tama. Sila magbebenta. Kayo, may tanong ako, hindi ba threatening na ngayon nagkalat na ang pili sa buong Pilipinas? Kasi dati naka-central, naka-ano na tayo, exclusive, halos Bicol area eh. Kasi dapat yan, opportunity na natin na i-export sa ilang bansa yan sa buong mundo. Mm-hmm. Pwede natin supplyan. Hindi tayo ma-discourage na magtanong kasi ilang bansa yan na pwede natin supplyan. Hindi yan kagaya ng ibang product, agricultural product na ang ibang bansa may nagtatanim. Ang competition mataas. Ang pili wala. Tayo lang. Ang mga processor, siya pa ang bibigay ng presyo, ng tamang presyo. Hindi sila. Gadyon, tanong ko lang. Sabi mo tayo lang. Sabi mo kanina, merong ang ibang bansa. Sino-sino mga bansa na may pili? Si Jerry nakakaalam eh. Kasi... Jerry. Indonesia. Malaysia. Malaysia, meron na. Sino pa? Papua New Guinea. Papua New Guinea, pero ibang variety. Three nut din, pero ibang variety naman. Jerry, ibig ba sabihin, galing sa Pilipinas yung mga ito? Buto. Buto? Galing. Usually, baka pinadala doon ni Kajun. Yung pananim. Kajun pala may kasalanan. Si Kajun na supplier. No, si Kajun pala na-export. Noon kasi, 2012, may isang dato sa Malaysia. Kinausap ako. Ayun, si Kajun nga. Hindi, ganito yon. Eh, gusto nga makadating doon yung pananim natin. Tinawagan ko yung BPI. Ayun, sabi ng BPI, bawal. Kasi makakalaban natin yan sa pili mamaya. Kasi sinabihan ko yung dato sa Malaysia na bawal. Eh, nung last year, may kumausap sa akin na Pilipino, seaman siya eh. May kaibigan daw siya sa Indonesia na gusto ng pili. Kung gusto ko daw, magtayo kami ng nursery doon. Supply doon sa Indonesia. Ayaw ko eh. Siya, nagagalit siya sa akin. Kajun, naglagay na lang tayo dito sa Pangasinan. Meron sa Pangasinan. Meron na nagtanim sa Pangasinan, sa Santa Barbara. 1 year pa lang, namunga na nga eh. Ayan, bigyan naman po natin ng pagkakataon si Kajerry para ma-promote naman po yung kanyang produkto. Kajerry, paano po namin kayo makakontak bago po tayo magtapos? Cellphone po namin, 0908-983-2534. Kasi kami po, ang pili ngayon, endemic sa Bicol, kami naka-anchor kami sa tourism. Mm-hmm. Kung walang bisita, walang magpapasalubong. So, yun naman, yun nga lang, pag in normal time, pag may dumating na bisita, walang uuwi na walang dalang pili. Pili, tama. Papatayin sila doon sa dadak na nila dahil wala silang... At hindi maniniwala yung agency nila, hindi maniniwala na nagdiretso ko nga sa pili, sa Bicol, nagtrabaho ka kung wala ka dalang pili. That's it. Yun ang essential ng produkto namin. Apo.
Sir, thank you. Maraming maraming salamat po ka June and ka Jerry sa inyong pag-share sa amin ang inyong kaalaman tungkol po sa Pilin at sana nga po ay maipromote din po natin ito sa ating mga kababayan dahil na ako personally nakikita ko yung malaking potential po ng Pili. At salamat po sa pagbabahagi na inyong mga kaalaman pati po experience sa aming show. Hanggang sa muli po ka June and ka Jerry. Thank you po. At sa ating mga manonood, hanggang sa muli, samahan niyo po kami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.